Ayan. Malapit na magpasko. Oo. Oh, oh, oh. Nakita. Lumiwanag ang mata. Ayan. Wala. Ay, sorry. Wala lang. Oh, oh inaabay ko para magiging itsura ni Lajmi. Ay, makagano tayo. Paano po ba painitin yung nanlalamig na Pasko? Uy! Teka. Paano bang nanlalamig in what way? Oh, baka naman malakas lang yung aircon nyo. Nanlalamig. Oo, nanlalamig. Mm. Hindi, malamig talaga Pasko. Siyempre, it is the season. Talagang mag-init ka tako rin. Sa TikTok, panoorin nyo yung TikTok na Pasok sa'yo. Pasko. Sulat ka Pasko, tapos sayawan mo. Noy! Ivan! Meron kami guys, sa prod natin si Ivan. Pagka nakita niya si Ivan, titiktok kami. Titiktok yan. Oy, paasa, iniwan ako. I-forward mo yan sa amin para maikwento mo. Kasi, ang ikli lang yun eh. Ang ikli lang na nandyan. Ilagay mo doon. Ayan, PM nyo. Nandyan, PM ni Direk kay yung ano ni Dri. Sa Discord. Di ko pa siya nakausap in person. What move can I do? Hindi, ang hirap sagutin yan. Ang hirap sagutin yan. Hindi talaga masasagot yan ng isang upuan. Kailangan mo talaga tumawag dyan sa Discord, di ba? Hindi natin alam yung context niyan eh. Though pwede. Paano kung artista pala yan? Hindi. Kailangan natin malaman kung tatawag siya o gusto niya sagutin natin ng ganyan lang. Siyempre, di ba? Sumbong pa din yun. Oo, pati si AK-32, sumbong mo yan. Sumbong nyo yan, I-pile up natin yan. Sa isang babae ng madaming taon. Ito, pwede ito sagutin. Sa totoo lang. Ay, teka. Parang yung nag-play nung patugtog, parang sa kanya tatama ito, ah. Ay, tandaan nyo. Sorry, idol. AOE na naman ito. AOE na naman yung skills na tumama sa atin, ha? Ano ba yun? Damay-damay. Ang hirap pag ano, no? Pag mga kasama mo, sad boy. Damay lahat. Yung isa din. Oh, yung isa din. Boy, ah. Hindi ako sad boy. Huwag kayong magturo. Hirap yung ganito, pero ayun nga. Defense mechanism eh. Yan. Pero ano muna isa natin topic sa usapan, Pasko? Pasko muna. Balikan natin yan. Pasko muna tayo dito muna, Trop. Tapos babalikan ko si Trop ang nanlalamig daw yung Pasko niya. I-elaborate mo muna. Anong gusto niyong pag-usapan sa Pasko? Ano yung memorable, ano mo, Pasko moment? Sobrang memorable ng spaghetti, man. Tatatak talaga sa ulo mo. Tatatak talaga sa utak mo. Isipin mo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang memorable na spaghetti pag Pasko, man. Ito, kahit sobrang memorable nun, hindi ka pa rin nagsasawa. Yun yung malupit doon. Mas masarap ang spaghetti. Parang adobo yan. Mas masarap yung spaghetti sa pangalawang init kasi sauce nanuot na dun sa noodles. Yun nga yung malupit doon. And ito ha, kahit sobrang ulit-ulit na ng mga pagkain natin from 25 hanggang sa January, talagang kinakain pa din natin ng kinakain and sarap na sarap pa din tayo. Hindi din kasi nagluluto ng iba. Yun talaga, di ba? Sa bagay. Dalawa actually. Spaghetti tsaka yung pag may lechon kayo. Uy, sana all nagle-lechon. Hindi, teka lang, hindi pa tapos. Kunit yung mga lechon belly lang na hindi na, ano, o kaya pata, kasi kinabukasan nagiging paksiw. Oo. Di ba? Pag hindi spaghetti ang naiinit, kasi imposible mong initin ng pancit, eh. Dahil ang pancit masisira. Mabilis masira. Parang nagtutubig, no? Oo, di ba? Naglalaway. Pero yun din naman yung term ng iba, eh. Kasi ang punto ko, yung mga, kunari, ako, kami, we're a family of 6, 7, 8, ganun. Siyempre, hindi ko naman bibili ng isang buong lechon. So, bibili ka lang ng by part. O kaya kilo lang. Minsan, hindi mo pa maubos. O kaya parang piglet. Piglet din tawag sa lechon de leche. Amin nila, maliliit. Di, marami pa rin yun. Marami pa rin yun. Para sa pamilya ng walo, tapos ilan kayong lalaki doon? Dalawa lang. Ano kaya? Then the rest, puro na babae. Diba? So, bibili kayo ng by part, tapos hindi nyo pa nauubos yun. Yun, matik yung kinabukasan, bibili ng mangto si Papa. So, maxi agad yun. O kaya yung pinakasos nun. O, yun, matik yun.
Spaghetti, syempre. Alam nyo na, yung sauce niya hanggat nasa rep yan. Gian, lalaban niya at lalaban niya. Basta may cheese ka, pwede na. Atatata, legit. Memorable, memorable. Memorable. Sige, go, go, go. Anes, anes. Ano ba yun? Ano ba yun? Kayo muna, kayo muna. Sobrang memorable na kalimutan ko. Galing, ang galing. Ito, legit memorable. Ano, ano yan, ano yan? Ano nga yun? Ano nga yun kayo? Ang galing! Hey guys, latag niyo mga memorable moments yun sa Pasko. Ikaw muna, skip muna kami. Para ako agad ulit sa... Sinabi ko na to dun sa content ni, you know, natin nung sa Christmas content natin. Ay, abangan niyo pala guys, Team Sherwin. Ayun. Yun na yung papapyaw natin, hindi yung padating. Hindi. Teka, ang may... Yung ano yung... Simbang gabi yun eh. Hindi, memorable yung, simbang gabi hindi, yung tanong namin. Wala ko doon, wala ko doon. Yung ano isa, ba? Yung pinaka gusto, ano, memorable yung na-receive ko na gift. Para sa akin yun kasi. Okay. Para sa akin yun kasi. Sanay kasi ako nang nagpapasko sa trabaho before ako mag-esports. Talagang, ang option ko kasi noon is mamimili ka kung papasok ka ng Pasko, hindi ka papasok ng bagong taon and then vice versa. Kami. Mas pinipili mo magbagong taon. Lagi, mas pinipili ko magbagong taon kasi yung bagong taon, yun halos sa amin, buo yung family from the 31st, pati yung 1, 2. Yung 1. Hindi, di ba 31st? Yung 31st, yung salubong. After nun, kami yung family buo. Tapos yung kinabukasan, mga pinsan, para sa reunion bahay. Oo. Ganun yun sa amin. Kaya hindi ako lagi pumapasok ng Pasko. Lagi akong pumapasok ng Pasko. Ang nangyari kasi, yun nga. Ano lagi kang pumapasok ng Pasko? Lagi akong pumapasok. Para makapag New Year siya. Para makapag New Year ako, kasama yung ano. Eh, yung pinaka gusto ko na gift nung, or yung experience ko nung ano, ng Pasko, is yun nga, yung nag-Singapore nga last year. Kasama sila Kuya Nick. Kasi, nag- trabaho ka, nag-out of the country ka, wala ka pang, covered ka nung lahat eh. Dahil syempre, kung gusto mo mag-travel, salamat ko. Laging sa'yo, diba? Kumbaga, paprocess ka ng papel mo, ng everything. Ticket mo, tapos pocket money mo, then kung ano-ano, itinerary mo, diba? Puro sa'yo yun. Eh, pagdating mo dun, talagang ang gagawin mo nalang, nagtrabaho, tapos magtatrabaho ka, nag-enjoy ka pa. Ang ginawa mo pang trabaho doon, it's gusto mong ginagawa, which is related sa Dota. Oo, tama, tama. Kaya sobrang saya nung ano ko na yun. Then umuwi kami ng 24, rekta ako ng bahay. Hindi ako nagtrabaho uli. Pagka airport, bahay. Oo, rekta ako ng bahay. Ibig sabihin, nakapagpasko rin ako, kasama ko yung family ko. Oo nga, no. Last year to, no? Last year. Oo. Kaya yun sa akin, pinaka-memorable yun. Mm. Okay, panalo nga yun. Pero sige, ako naman. Memorable Pasko moment. Ano naman sa akin? Ano ba? Parang wala eh. Kumbaga kasi, lahat ng Pasko para sa akin, parang pantay-pantay ganun. Kasama lagi family. Lagi yung family. Yun yung lagi kong naalala. Kumbaga, walang certain date. Basta Pasko, magkakasama. Maganda. Same. Consistent. Ganun. Maganda kasi consistent. Ganun yung diba? Nangyari. Hindi kasi last 2017, namatay na si Papa, hindi siya umabot ng Pasko. So from there, parang doon talaga, parang nag-iba na. Though, hanggang ngayon, nakakasanayan ko na 2018, 2019, nagdaan. Eh, wala na eh. Ganun na talaga. Ang nangyari, pag 25th, pumunta na lang kami sementeryo. Para kompleto so, pa rin kasama kayo. Pa din namin si Papa in a way. Oo, ganun lang yun sa akin, nangyari. Ano, ang memorable ko, wala din ako memorable actually. Gaya nga sinabi ni JB, Pasko kasi parang dun mo maano talaga yung solidity ng, ano, diba? Solidity. Nung pamilya nung, nyo, oo, kung gaano kayo kasolid. Tapos, syempre, siguro, part na rin na memorable moment ko siguro ng Pasko is yung umuwi kami ng probinsya. Kasi sila mama ko talaga, taga Cagayan. So sila lang na magkapatid, namatay na nga lang yung tita namin. Sila lang yung magkapatid, dalawa lang sila na napunta dito sa Manila. Sa Manila, sa NCR. So nung umuwi kami ng probinsya, doon ko nakita na, ay ganito pala, first time ko may experience ever, magpasko na, maingay, madaming bata. Kasi talaga? Lagi kaming tatlo lang, apat pag pumupunta yung tita. Oh, no problema ko yan kapag ginawa. Diba? Parang doon ko na-experience ang daming yung pagkain as in super dami talaga. Kasi syempre hindi na kami magluluto na madami. Tatlo lang kami. So iba yung feeling. Kaya siya naging memorable kasi
ang saya pala ng maingay na oo, sobra. Pasko. Mm. Sobra. Eh, kahit bagong taon, ganun. Although bagong taon, hindi ko pa na-experience talaga yung madaming tao. Kasi hindi kami umaalis, may aso kami. Hindi sila pwede iwan. Hindi pwede maiwan, totoo. Kasi bagong taon. Ganun din sa amin. Uy guys, malapit na pala bagong taon, tsaka Pasko, yes. Yung mga pets nyo po, please, huwag nyong iwan sa labas. Or, kasi mas ano yung sensitivity. Yung rap nyo na lang. Yung rap nyo na lang. Rap nyo na lang para hindi ma-stress. Meron ginagawa eh, yung i-wrap mo sila ng mo sa likod, tapos itali mo. Ah, para kunwari may nakayakap sa kanya. In a way, ganun. Oo. Ganun yung ano. Amin, ang ginagawa naman namin, nilalagyan namin ang bulak sa loob. Kami sa CR, tsaka sa kwarto. Ah, sa CR, tsaka sa kwarto. Hindi ba mas iingay pag nasa CR? Ewan ko. Bukas naman yung ilaw. Pero parang hindi yata ganun katining yung tunog. Mm. Bug, at least hindi yung, hindi nila maririnig yung ganun mismo. Kasi yung times 4 ng pantinig ng tao. Oo, yun. So kung ito ito okay lang sa inyo, sa kanila malakas na din. So what more yung mga pagsabog, yung mga puputok na yun, di ba? Mm. So, malala talaga. Ay, kasama niyo daw ba yung mga jowa niya ngayong Pasko? Ako? Hindi. Hindi, kasi wala ako niyan eh. Same, same. Bakor kasi si Ipa. So, grabe ka, TD ah. Nakaabang ka. Aka kasi, alam ko. Kapag Pasko, ano yan eh, family niya yan eh. Kumbaga, hindi pa naman kami pamilya, magjawa pa lang din naman kami. Ah, sa bagay. Oo. Kung mag siguro sa 2026 gagala, ganun. Eh pwedeng planuhin na lalabas kayo pero on the same day, 24 to 25 ganun. Hindi. Kasi, same. Pamilya 'yun eh. Diba? Iba kasi kami tatlo na lang kami, babawas ko pa ba 'yung sarili ko? Hindi naging dalawa na lang. Dito kami sabituin mo din. Dami mas sabituin mo din 'yun sa kanila na 'di ba yung mawawala siya. Okay, uno ka ba halos isang taon tayong magkakasama or almost buong taon. So syempre, bigay mo rin naman yung oras mo sa pamilya mo. Yes, unless hindi sila good terms ng family. Ayun siguro yung okay, pumunta ka dito. Pumunta ka dito, ganoon. Ayun, pwede 'yun. Yun. Sana daw magpasko at New Year nang may jowa. Uy, Martizy, kamusta na ba yung ina na mo dati? Humabol ka na. 21 pa lang, pwede pa yan. Oo, kaya pa yan. Igaod mo na yan. Pwede pa yan. 3 days. Chat, pwede pa. Mag-post ka. Sino pang gustong humabol sa Pasko? Ako. Kaya pa. Kaya pa. Humabol ako. Teka, BPM ko lang. Si pero Eric, guys, hindi, joke lang. Kaya si pa, Eric, pero pagka minamadali ang isang bagay, madali din yung mawawala sa inyo. Inom ka nga. Ang seryoso na sinabi. Balat ako ng lahat yung mukha ko. Butas. Panis. Nis pa. Ooh. Weirdo po din. Mahika. Ooh. Asian. Di ba tuwan-tuwa? Ooh. Parang manghangal, di ba? Kung ano-ano na lang yung trip sa buhay. Na yun, guys, sana ma-enjoy nyo yung Pasko. Na darating, yeah. Guys. Tulungan nyo din yung mga parents nyo mag-prepare ng mga pagkain. Doon yung preparation talaga sa Pasko yung talaga yung parabol. Kasi magluluto kayo, tapos tatanong nyo, ano lulutoy natin sa Pasko? Ganyan. Lugi ako doon. Lagi ako injured doon eh. Ikaw lagi nagluluto? Oo, at saka lalo na, hindi kasi, ako ang ginagawa ko kasi, hindi, ano ako eh, Batanggenyo, mahilig ako magluto eh. Yung, kunari, maglilitsyo kawali ka, yung pinagkalduhan nun, or yung pinagkuluan nun, may lasa na yun. So gagawin ko ngayon dun, hindi ko itatapon yun. Yun ang gagawin pong pansabaw ngayon sa pansit. Wow! Kapag nagluto ka ng crispy pata, lalo na ganun. Sobrang lakit nun. Napakasarap ng pansit mo pag yun ang ginamit mo, pinaka base. Hindi ko pa natatry yun. Alin? Yung magsabaw ng napag-anuhan na. Yung gamitin pang gisa. Yung... Di ba magpapakulo ka? Papakuloan mo yung cooking show. Cooking show na tayo, di ba? di ba mag-ano ka? Papalambutin mo yung karne. Pag pinalambot mo yun, titimplahan mo na yun eh. Lalagyan mo na ng sibuyas, mga tatlong sibuyas na buo. Sandamakmak na paminta, timplahan mo ng patis, ang ganito, ganyan. Hmm. Tapos kukulo, lalambot. Yun, yung pinaka, yung pinaka stock, kumbaga. Oo, yun ang gagamitin mo ngayon na pang, dun ka na, pag magluluto ka ng pansit. Okay. Higupin ngayon ng noodles yun. Parang gusto ko tuloy sa next segment, magluto tayo habang nagbaano na. Mahirap kasi, yung kalat. Sakto 8 to 10, di ba? Mahirap na makahanap ng kainan nun. Tama. Yung niluluto natin na 8 to 10. Yun na, pagkain natin, di ba?
Pero ako puro, naman... Puro talsik ako nandito lagi. Ah, okay. Ako kasi, ang ginagawa ko, ako yung abangers. Ikaw yung taga-kain? Kunwari, gagawa sila maha. Sige, ako yung mag-ano ka, maghahalo. Pag isasalin na, syempre meron yung mga lapat-lapat sa gilid. Di ba sarap nun pag sobrang init, kakainin ko. Tapos ang pinaka-inaabangan ko dyan, yung lata ng condense. Sinisimot mo? Sinisimot ko yun. Sinisimot ko yun, tapos may nakaabang na, ano, na pandesal. Ay, masarap sa pandesal. Pwede, pwede. Akala ko kasi gaganunin nyo lang eh. Ay guys, try nyo kondensada, tapos ano, sa tinapay, tapos after nun, prito nyo. Nagugutom ako lalo. Oo, kita ko nagugutom. Piniprito, di ba, kondensada, tinapay. Tapos iprito nyo. Anong ang tawag doon? French toast. French toast. Pinoy. Pinoy. Pinoy toast. Pinoy. Ano man Tagalog ng pandesal? Ay, ano ba English ng pandesal? Hindi that kind of toast. Hard bread. Oh, hard bread. Hindi. Pwede yung tanong sa patalinuhan, ha? Ano? Pandesal? Hindi, alam ko ibang ano yun. Ang milk bread, ang milk bun is, ano eh? Milk buns is empanada? Monay. Ay, monay. Monay. Oh, monay. Salted. Eh, hindi. Salt bread. Ayan! I see Ayoli. Salted bread? Hindi, salt bread. Hindi salt salted. Bread lang. Kasi pag salted bread, tinapay na inasinan yun. Grabe, iba yung mga trip na mga tao ngayon, no? Yung tinapay, aasinan, ano? Malat ba yung pandesal? Hindi, kasi yung, ano, yung sa ibang bansa yata. Sa ibang yung powder niya, parang asin. Hindi ko rin nag-gets, Bakit salt bread? Pero sa ibang bansa yata. Sa ibang bansa, ganun siguro. Hindi, di ba yung tinapay natin dito, medyo manamis-namis talaga. Sa ibang bansa yata, hindi ganun. Ano? Iba yun. Ganun, medyo maalat-alat. Sorry, pero parang ano, blunt. Oo. Ganun. Literal kasi literal meaning kasi ng pandesal is bread of salt. Bread. Oh. Isang siyang Spanish word nang ibig sabihin ay bread of salt. Okay, bread of salt pala. Level 2 na po yung utak ko tungkol sa mga tinapay. Magsumbong ka na, may natutunan ka pa. Oh, di ba? Tama 'yun. Tinapay lords. Magsumbong na kayo para may 2H din kayo diyan, mga tropa. Pero yun, balikan nga natin yung sumbong kanina. Balikan natin yung mga sumbong. Boss TD Amo, sad boy. Topic, ano na tayo? Next sumbongs. Yung, ay hindi. Scroll up, kahit scroll up mo lang yung chat. Kasi may mga sumbong doon na pwedeng ano eh. Yung sumbong ni Tropa kanina. Yung, mababasa pa ba natin yan? Hindi yata. Hindi na yata. Panoorin mo yung. Panoorin. Oh, ay guys, meron pa lang yung bagong video sa Team Sherwin. Yung sapong uri na mga nagsisimbang gabi. Panoorin yan, promise. Maganda yun. Okay. Susumbong ba ako? Sumbong mo na yan! Isumbong mo na yan, Backpre. Welcome, Backpre. Hindi na mababasa yung comments. S3D, si Sed.